At 90 years old, he stands upright and has a firm grip for a handshake. At 90, he remains alert and analytical, still knowledgeable about current issues, as his daily routine includes reading 4 different newspapers. We were very impressed with his vivid memories, narrating events as if they only happened yesterday. Listen to the conversation we had with a former senator. You have outlived many of your contemporaries. Oh yes, I think I'm surviving alone already. It's a very lonely life when you consider it. Kaya minsan nasasabi ko sa mga kaibigan ko, mahirap pala ang tumatandang masyado pagkat naiiwan ka na ng mga kaibigan mo. His political career spanned 5 decades, outliving many presidents. He has distinguished himself in the field of diplomacy, heading the Philippine delegation in more than a decade of conventions at the United Nations. A seasoned debater, he is regarded as one of the best parliamentarians this nation ever produced. But somehow, in a sudden twist of ironic fate, his achievements have receded into the background. And all that this generation could remember is a desperate Arturo Tolentino trying to wrest power from the Aquino government during the 1986 coup attempt. That was all right when he ran for vice president with Marcos because he could explain his views. But when he took his oath in 1986, I believe, even after the EDSA revolution, for some time, I think even his political allies did not want to talk to him. Yung sa Manila Hotel, nangyari noon, I was actually trying to put up the real government that I thought we should have. I really thought that the Korea government was unconstitutional. He was not elected. How should he become president? Naniniwala pa rin ang dating senador na siya ang nanalong vice-presidente sa naganap na 1986 snap elections. Ako naman eh, hindi naaring magdaya sabot wala naman akong kwarte. He was the one who spent for everything in the campaign. Maaring mas si Marcos natalo ni Korea, but I'm sure I beat Laurel. And I think Laurel knows that. Kaya naman, nang sapilitang umalis papuntang Hawaii ang dating Pangulong Marcos, pinagdiinan ni Tolentino, the fervent constitutionalist na itinakda ng saligang batas na kapag hindi magampanan ng presidente ang kanyang tungkulin, ang vice-presidente ang papalit. Sa panahong iyon ay naiupo na ng people power si Cory Aquino sa Malacanang, kaya't itinuring si Tolentino bilang panggulo lamang. Pero ang tanong pa rin ng marami, bakit pumayag si Tolentino na maging running mate si Marcos? He agreed to certain conditions that I imposed which I think were very important. Unang-una, ikaw, we will revise the Constitution. We will restore the 1938 Constitution, which is a very democratic form of Constitution. Tinawag siyang balimbing sa kanyang naging desisyon. Although Tolentino belonged to the Marcos administration, he was not reluctant to bring out his views on the defects of the Marcos regime. If you will go over the newspapers and the media announcements then, in 1985, shortly before the snap election of 1986, you will see that it was Senator Tolentino who brought out the issues which were very effective in bringing down the Marcos regime. Marami tuloy ang nagsasabing dahil sa bigla ang pagpayag ni Tolentino, nakatanggap siya ng malaking pera mula sa dating presidente. There were no monetary transactions of that nature. I should know because I was there with him. For a nationwide campaign, we had to hitch a ride with the First Lady. Sometimes we would be stranded there at the airport because the First Lady had already left. Then the contributions to him would be in amount of 3,000 pesos, 5,000 pesos. And given reluctantly by some clients, sinisingil namin na wala na kaming pera eh, maaari bang magbayad ka ng attorney's fees mo? May mga pagkakamali man o unpopular decisions na nagawa si Tolentino sa dapit hapon ng kanyang buhay politika, hindi pa rin maikakaila na naglingkod siya sa bayan. Si Arturo Tolentino ay panganay sa 10 anak ng mag-asawang Salvador at Escolastica Modesto Tolentino. Dahil anak mahirap,
ay pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral at nag-graduate siyang nangunguna lagi sa kanyang klase. Para magkaroon ng pandagdag gastos sa kanyang pag-aaral, ay nagsulat siya ng mga short stories sa iba't ibang pahayagan. Pero hindi lang sa academics nakilala si Arturo. Naging amateur wrestler at undefeated featherweight and lightweight lifting champion siya noong 1927. Nung bata pa ako, natatanda ko pa, sinakip ubo ng ubo. Nagkaroon ako ng interest na to improve myself, my health. At doon lang ako nangyari. Nag-umpisa na ako ng pag-exercise, and because of that, I entered into wrestling and into weightlifting as part of my exercises. Pangarap sana niyang kumuha ng medisina o engineering noong siya'y papasok sa kolehiyo. Pero dahil sa isang sugal, napilitan siyang kumuha ng abogasya. Ang nangyari, ang aking ama naman, who was a civil engineer already, wanted me to become a lawyer. Because I became well-known as a student debater. Gusto niya ako maging abogado. Gusto ko maging inhinyero. Nag-toss ko coin kami. Kare-cross kami. Natalo ako. Naging second placer sa bar noong 1934. Lalo pang hinasa nito ring ang kanyang kaalaman sa batas sa pamamagitan ng pagtuturo nito sa iba't ibang pamantasan. I learned more from him during his pre-bar review than during the years that I studied civil law in the College of Law of the University of the Philippines. He could simplify the more complicated legal maxims and make the student or even the ordinary listener who is not a student of law understand. 1949, nang tumakbo at nanalo siya bilang congressman ng Manila, nakipagtagisan siya ng talino at buong tatag na nakipagdebate sa mga batikang mambabatas gaya ni na Claro Mayo Recto, Jose W. Jocno, Lorenzo Tanyada, Ambrosio Padilla, at Sok Rodrigo. Nakilala sa mahigit na 2,000 batas na kanyang ginawa at hanggang ngayon ay hindi mapantayan ang kanyang mga naging achievements sa public service bilang senador, majority floor leader, Senate President, Batasang Pambansa Assemblyman at Minister of Foreign Affairs. It came out with the 5 volumes on the Civil Code. That is the most authoritative work on the civil laws. When Senator Tolentino speaks in the halls of the Senate on legal, constitutional, or legislative matters, all the senators, barring none, would stop talking and listen to him. Among his countless accomplishments, the senator considers his campaign for the acknowledgement of the archipelago doctrine in international law as his biggest achievement. Formerly, the great powers did not want to do that. They said our seas were limited to 3 miles from every island, but I succeeded in having a so-called archipelago doctrine that what is within the archipelago, however big the waters are, will belong to the archipelago. They say that behind the success of every man is a woman. But in Tolentino's case, it seems that several women were behind his drive to succeed. He married his childhood sweetheart Consuelo, but the marriage did not work out. So they sought a divorce during the Japanese occupation, when divorce was allowed. Then he met and married Adorable, who unfortunately passed away during the U.S. bombings of Intramuros. Love knocked again at his heart for the third time when he met the beautiful socialite mestiza, Constancia Conde. Yung hiningi kamay ko, sabi ng papa, ang alam ko, diborsyado ka. Baka mamaya balikan mo yung babae. Dami anak ka, 2. Hindi raw. Gusto daw siya makatikim ng kasal sa simbahan. Hindi pa daw siya nakakakasal sa simbahan. I'll take good care of her. Huwag kayo mag-alala. Constancia was partly instrumental in touring successful political campaign. But with a busy politician for a husband, the marriage slowly fell apart. I practically neglected my family while I was in public service. Natatandaan ko, umaalis ako ng bahay, tulog pa yung mga bata. Dumadating ako ng bahay sa gabi, tulog na. Sabi ko, darling, kung di tayo makasundo, mabuti, mag-iwalay tayo. Sabi ko, ako hindi ko iwanan ng bahay.
The marriage to Constancia was already on the rocks when Turing fell for the charms of Rosita Roble. Their union bore a daughter, his seventh and last child. My father always wanted na magkakaibigan kami. Pero syempre, hindi ko gusto yon. I resented them, in fact. It was only about 10 years or so when I entered the renewal with my husband. I learned that we cannot but forgive, you know, other people. Sa ngayon, ay at peace na si Senator Tolentino sa kanyang mga pamilya. Pinupunan niya ang panahon na hindi niya naibigay sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa mga apo. He likes to spend time with us and to ask us what's happening. So I think that's the trait that I like most, that he's very concerned, he's a good provider, and he takes care of all of us. Tatlo man sa kanyang mga anak ang kumuha ng abogasya, wala ni isa ang nagpa-practice ng profesyon. Isang bagay na pinanghihinayangan ni Senador. I have one of the most complete libraries of law in the country. Kaya ngayon hindi ko malaman kung paano gawin ko sa aking library. Because I was able to collect many books from abroad which nobody else in the country has. At sa akin ay very important yun. The number of books the senator keeps in his library indicates he led an active life as law professor, law practitioner, and lawmaker. He dreamt to lead the nation and was just a breath away from attaining the highest government position. And though he failed in his biggest political conquest, the people dearest to his heart unflinchingly consider Senator Tolentino number one. Mahal ko siya. Nalang mahal ko siya hanggang ngayon. Minsan nga, pinababa ko yung note ko dito eh. Nakalagay dun eh. Sabi ko, darling, no matter what happens, I still love you very, very much. Hanggang kabatayan. In spite of the many problems we have had in our family, and in spite of the hurts and pains that we have gone through, there is no resentment in my heart. I just want you to be happy. And I want you to have the real peace and the real joy in your heart. It seems that there is some partisan feeling on whether or not he should be cited as among the great leaders of the country. He was, in my opinion, the best president we never had.